Magandang araw mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang taya ng ating panahon ngayong araw ng Lunes, May 23, 2022. Makikita natin sa latest satellite images natin na wala pa rin tayong binabantayan ng low pressure area sa loob man o labas ng Philippine Area of Responsibility. Ibig sabihin po, maliit pa rin yung tsansa na magkaroon tayo ng bagyo sa mga susunod na araw dahil nga wala pa tayong namomonitor na anumang LPA o sama ng panahon. At sa kasalukuyan, southwest monsoon o hanging habagat ang nakakaapekto, partikular na nga dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon. At ito ang magdadala ng mga maulap na kalangitan, partikular na nga sa Palawan at sa Mindoro. At ito po ang ating inasang panahon bukas, araw naman ng Martes. Makita ho natin, malaki pa rin yung chance ng pag-ulan, partikular na nga dito sa may Palawan at Mindoro provinces. Yan ay dulot ng southwest monsoon o hanging habagat. Kaya sa lugar na ito, asahan po na magiging maulap ang kalangitan. Sa iba pong bahagi ng Luzon, makikita ho natin mas maliwalas sa panahon. Medyo mainit pa rin ang ating araw, bandang umaga hanggang tanghali. Pero hapon hanggang gabi, mas malaki pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan. Partikular na nga dito sa may bahagi ng Ilocos Region, Batanzambales at Metro Manila, kasama din yung Calabarzon area. At ang agwat po ng temperatura natin sa Lawag, 25 to 32. Sa Tuguegaraw naman, 25 to 33. Sa Baguio, nasa 16 to 24 degrees Celsius. Sa Metro Manila, 25 to 33. Sa Legazpi po, 25 to 33 degrees Celsius. Tagaytay, 21 to 30. Sa Puerto Princesa naman, nasa 25 to 31. Habang sa Calayan Island, nasa 26 to 32 degrees Celsius. Dumako po tayo dito sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao. Inaasahan pa rin natin ang maliwalas na panahon sa malaking bahagi ng Kabisayaan. Agwat ng temperatura sa Tacloban, 26 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu naman, nasa 25 to 32 degrees Celsius. Sa Iloilo, nasa 25 to 32 degrees Celsius. Mga isolated rain showers and thunderstorms din ang mararanasan dito naman sa may bahagi ng Mindanao. At ang agwat ng temperatura naman sa Cagayan de Oro, nasa 25 to 31 degrees Celsius. Sa Davao, nasa 24 to 32 degrees Celsius. Sa Zamboanga naman, nasa 24 to 32 degrees Celsius. Wala pa rin tayong nakataas na gale warning, ibig sabihin po, ligtas na pumalawat yung mga sasakyang pandagat natin kahit na yung maliliit na mga bangka. Pero po, patuloy tayong nagpapaalala dito sa pag-asa, lalo na at panahon na nga ng tag-ulan. Partikular na nga dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas, malaki pa rin yung chance ng mga thunderstorms. No? Kaya pag meron po tayong mga thunderstorms, iba yung pag-iingat po para sa mga mandaragat po natin, lalo na yung mga sumasakay ng mga maliliit na bangka, dahil posibleng lumakas yung alo ng karagatan. At heto naman po ang ating inaasahang panahon sa mga susunod pa na mga araw hanggang Biyernes. Inaasahan pa rin natin dito sa Metro Manila, medyo humina po itong habagat. Kaya po inaasahan natin sa bandang umaga, mainit pa rin yung panahon. Pero po sa pagdating ng bandang hapon hanggang gabi, ay posible pa rin yung mga thunderstorms, no, tsaka mga rain showers. Agwat ang temperatura sa Metro Manila, 24 to 33 degrees Celsius. Halos ganito rin ho mararanasan panahon sa may bahagi naman ng Baguio City, mga isolated rain showers and thunderstorms din. Agwat ang temperatura natin, 15 to 24 degrees Celsius. Mga isolated rain showers and thunderstorms din ang mararanasan sa bahagi naman ng Bicol Region, particular na nga sa Legazpi City. Agwat ang temperatura sa Legazpi nasa 25 to 33 degrees Celsius. Sa bahagi naman po ng Metro Cebu, dito sa may Kabisayaan, ay maaliwala sa panahon din ang mararanasan. Agwat ang temperatura natin, 24 to 33 degrees Celsius. At sa Metro Davao naman, mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi din ang maaaring maranasan. Dulot pa rin yan ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura natin sa bahagi ng Metro Davao, 24 to 33 degrees Celsius. Ang araw natin ay lulubog mamayang 6:19 ng gabi at bukas. Ito ay sisikat, ganap na alas 5:27 o 5:27 na umaga. At dahil nga panahon na ng tag-ulan, marami po tayong pinapalabas sa mga thunderstorm advisory at mga rainfall advisory, kaya po hinikayat namin kayo. Sundan tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms sa Twitter, Facebook at YouTube. At para sa mas marami pang impormasyon tungkol sa ating klima at panahon, maaari po tayong bumisita sa website ng Pag-asa, bagong.pagasa.dost.gov.ph. At muli po, mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, ako naman si Obet Badrina. Nag-uulat. Maraming salamat po. Ingat po kayong lahat, lalo na po sa mga umuwi galing trabaho.